Ang pinangambahang holiday surge o paglobo ng COVID cases sa Metro Manila kasunod ng nagdaang Pasko at Bagong Taon. Tagumpay raw na naiwasan batay sa datos ng Okta Research Group. Tanong tuloy ng ilan, ngayong patapos na ang buwan, gagraduate na ba ang Metro Manila sa General Community Quarantine o GCQ? At handa na nga ba ang NCR sa mas maluwag na MGCQ o Modified General Community Quarantine? Ang mga sagot dyan, pagpupulungan ng Metro Manila Council bukas. Actually, naging consensus namin noong December, itong January, dapat MGCQ na tayo eh. It's just a matter lang yung ating bagong UK variant. So, yun po ang naiba. Amin pong babasihan yung mga scientific data at comment ng mga medical expert para magbigay kami ng recommendation before end of the month sa IATF. Pero ngayon pa lang, tila tutol ng ilan sa mga nakausap naming mayor, lalo na ngayong nakapasok na sa Pilipinas, ang UK variant ng COVID-19. Bagamat hindi pa ata sinasabi ng DOH na may community transmission ng new strain, we want to make sure na wag na magkaroon. Alam ko, it's impossible, pero if we can delay it, so much the better. So, tingin din ng ibang alkalde, di pa napapanahon para mag-MGCQ. Mas makakaigi raw kung mag-antay pa tayo ng kaunti, lalo't paparating naman na ang mga bakuna. Kami po bilang mga mayor, kinakailangan namin isipin ang kapakanan ng aming mga mamamayan, not just the economics of it, but also the health and safety aspect. No? Parehong importante po ang ekonomiya at ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Kaya kinakailangan makahanap tayo na sa maayos na balanse na wala hong makukompromiso. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng iba pang miyembro ng MMC. Oscar Oida, GMA News.